Ano yung mga unang hinanap sa'yo? Yun lang, yung visa ko, and then yung boarding pass, at yung passport ko, yun lang. Tapos, paano ka na second IO? Ano sabi sa'yo? Sabi niya, no, pag Dubai daw, kasi second IO dito. Ah, automatic? Opo, automatic daw. Wala. Basta Dubai ko, sabi niya. At doon, yun. Tinatawag na kami doon isa't isa yung, kinuha yung passport namin, yung pangalawa. Tapos, oo, kinuha yung passport nyo, tapos may pinafilapan sa inyo, fill out. Meron, yun. Then, yun, tinatawag na kami isa-isa. Pagtawag sa amin doon, yun. Yun na, tinawag na ako. Yun sa babae na, ano, payat. Maganda yung babae yun. Tapos doon, nagsabi na siya noon, wala siyang hinahanap sa akin, yun lang, tanong siya. Kung ano yung sana ako nag-school. Ah. So, chinik yung educational background mo? Opo. Tapos, tanong niya, saan ba ako nang, may anak ba? May asawa, ganun. Okay. Tapos ko po siya. Doon na, and then, doon na siya nagtanong na ano. About regarding sa ano ko, sa booking ko. Yun. Sabi ko sa kanya na ano na, tapos na po yung nabayaran po kasi yung agency ko po yung binigyan ko po ng pera para magbayad po sa ano ko, sa hotel booking ko. Ah, okay. So, hindi po nakita yung pangalan mo dito ngayon na marami siyang sinasabi. Hindi ko po, ito po yung resibo po kasi yung binigay, di ba? Yung pinakita ko po sa inyo yung binigay. Oo. Yung, ano ba yun? Pinakita mo yung resibo sa Western Union. O yung kahapon po, yung resibo po sa dun sa panalo, o yung sa hotel po. Ano sabi niya dun? Yun kasi yung unang binigay ng pinsan ko. So yun yung pinakita ko. Hindi daw yun. Kasi yun pala, yung meron talaga yung ama na nagbabayad ako. Tapos yun, sinabihan ko na yung pinsan ko. Yun, sabi ng pinsan ko na ano, ah, ito pala yung hinahanap. Tapos wala na, tapos na. Hindi na ako makapasok sa immigration. Kasi dapat once na na-upload ka na, hindi ka na pwede makapasok. Tapos kinuha pa niya yung ano ko, yung payslip ko at yung COA ko. Hindi niya binalik? Hindi niya binalik. Pero photocopy lang yun? Hindi, printed. Yung original copy ko yun. Aha. Mm-mm, kinuha niya. So, ibig sabihin, sa hotel booking ka lang nagka-problem? Yun lang talaga. Tapos yung resibo na yung pinag-usapan nating resibo, wala na siyang problema doon? Oh, wala na. Okay, doon lang talaga. Oo. Tapos, mag-attempt pa sana akong papasok doon. Sabi ng guard na, ano, basta once na-upload ka na, hindi ka na pwede makapasok. Kinagyan nila! Yan yung naging problem mo sa ano agency, kulang yung binigay sa iyo. Opo. Di yung pinsan ko lang po talaga yung ano, yung nag ano, yung sinabihan ko po, yung kasi siya yung magko-contact sa agency kasi hindi na po ako nakakontact sa agency nila kasi siya yung may alam, siya yung may contact talaga doon. Sa kanya ako nag-a-update sa pinsan. Kaya yun. So, ibig sabihin pala, kung di natin anasikaso yung ano mo, yung resibo mo, mas doble pa yung problema mo. Opo. Tapos, lahat pala doon, yung 6 kami pala doon ano, sa agency, nag-ano daw doon na offload lahat sa isang agency lang. Isang agency? Anong agency to? Pwede mo bang sabihin? Oo, pa yung ngayon, Philippine Tribe. Ano ba yung pangalan doon? Yung nandun sa ano ko po, sa itinerary ko. Check ko po. Sige. Pinas Tourism LLC po. Pinas Tourism LLC. Opo. Yun. 6 kami lahat kung naka-upload lahat. Tapos yung isa nga eh, yung kahapon, yung mag-ina. Yung anak niya hindi nakapasok, pero yung mama nakapasok. Hindi, sabi ng mama na ano, hindi na ako tutuloy kasi yung anak ko
daw nakapasok. So useless daw po kung makaano daw makapasok siya. Tapos yung anak niya maiwan. Anong sabi ng pinsan mo nung na-offload ka? Sabi niya ano, rebooking, yun ba? Yung tawag dun. Sabi ko nga, tapos sabi din ng asawa ko na, papuntahin daw ako sa Cebu, kasi daw hindi daw mahigpit dun, doon na lang daw po ako pag-try sa ano, sa pag-apply dun sa immigration. Hindi, kasi ang naging problem yung ano eh, yung kulang ka ng documents eh. Oo nga po eh. Kasi yun nga po, naghahanap ako sa kanila. Sila yung galit, naging galit. Marami daw akong hinahanap. Ganun, ganun. Tapos sabihin pa nila na ano. Kasi Tagalog sa Kapoy, Oo, pagod na daw sila sa akin, na ganun. Oo, demanding daw ako. Marami daw akong hinihingi papel. Yun. So, para naman yun po sa akin yung hinihingi ko. Hindi ko naman po hinihingi yung wala yung para sa ano, sa immigration. In case lang naman po yung maghanap, di ba? Oh, yan. Tignan mo. Hinahanap sa'yo. Yung mga dinedemand mong documents, hinahanap sa'yo. Ngayon, na-offload ka dahil doon. Oo. Parang ano lang sa kanila. Wala. Sabi pa lang asawa ko, punta ka na lang ako sa Cebu. Doon ka na lang magpaano. Doon ka na lang magpa-interview kasi hindi doon mahigpit doon. Actually, mahigpit din sa Cebu. Dalawa yung na-interview ko na ano. Talagang mahigpit. Actually, kahit saan ka naman pumuntang airport eh, dapat ano eh, as long as kompleto yung documents mo. Hindi ka mahihirapang humarap eh. Eh kaso, nagkaroon ka ng struggle doon sa documents mo kasi ano, hindi ka makakuha kasi binablock nung pinsan mo na ang dami mong hinihingi document. So, yan ang disadvantage kapag hindi ikaw yung directly nakikipag-usap din sa agency. Oo nga po, kasi pag sa agency po, kahit isang hiningi mo lang, di ba ibibigay nila po? Kahit alam nila ano, kasi alam nila ano eh, may yung para purpose lang po ba na baka hinihingin, ganun ba? Alam, diba? At least prepared po tayo sa lahat ng mga documents. Tapos yun, parang nawalan po ko ng pag-asa. Kasi sayang po yung pera na gastos ko po. Tapos nagbayad pa ako sa hotel booking, yun. Ay, sa hotel ko. Paano pala yun? Paano yung sa hotel mo? Paano mo marirefund yun? I-refund daw, pero di pa daw ngayon. Ang mga after weeks daw, yun. Yung sabi, ay, hindi ko alam. Kasi pinakansel na daw ng pinsan ko doon sa, ano, sa hotel booking. Ay, nako, sobra po talaga. Madami kami kahapon, sobrang dami namin, sabi ng ano, Cebu Pacific. Ganyan talaga yan sila, ma'am, pag may ganyan ka, hanapan ka naman nila ng iba. Pag makita nila nga mayroon din yung parang hinahanapan ka nila ng butas, ganyan daw. Marami kayo na-offload kahapon, iisang agency. Opo, anim daw lahat, sabi ng pinsan. Baka may problem sa assistance din nila. Siguro yung ganun. Kasi ano eh, dapat hindi mangyayari yun, marami, anim. Diba? Sobrang ano. Eh, yun nga. Actually, dalawa naging problem mo. Yung agency, tsaka yung sa pinsan mo. Hindi tayo makadiskarte ng documents kasi napapagod siya sa'yo kasi hinahanapan mo ng maraming documents. Eh, yun nga yung kailangan. Tignan mo, hinanap. Kung sinabi yan pa nga niya ako na, no, huwag ka na naging panood-nood ng ano, mga vlog-vlog. Kasi hindi lahat ng ano daw, in-interview na ano daw sa vlog. And kung nga hindi man, for ano lang ba, parang tulong lang sa akin. Yun nga, no, nanood na ako para ano, para alam ko kung ano yung gagawin ko ba. Hindi daw laging manunood kasi hindi daw lahat mangyayari. Hindi, yun nga yung kahalagahan ng nanonood kay. Mas magiging informative sa iyo yung ano, yung mga bagay-bagay.
yung pinapagalitan nila ako. Yung dalawa talaga, pinsan ko at yung asawa ko. At yung asawa ko naman, hindi niya sinicheck yung ano, yung mga requirements ko. Hindi niya, wala siyang ano, wala siyang paki. Yung sabihin ko may kulang ako ng ganito. Tapos sabihin niya, ang dami naman ang hinihingi mo. Okay na yan, legit yung ano mo, agency mo. Bakit ka maraming hinihingi? Hindi kasi ano, hindi kasi batayan na legit yung agency, makakalusot ka na, nasa documents pa rin talaga. Okay. Yun nga po eh. Yun yung option niya, papuntahin daw ako sa ano. Sa Cebu. Ano sabi ko sa kanya na, wag na, ayoko na. Kasi dudubli yung gastos ko pag ano, papunta pa ako ng ano, sa Cebu. Mm. Diba po? Tapos tatanungin ka pa, ba't nasa Cebu ka? Oo, nagaling ka sa Manila, bakit? Di ba makikita po yun doon na-upload ka? Oo, makikita kasi sa record mo eh. Yun nga eh. So nakita nila yung kahalagahan ng mga hinihingi mong documents? Opo, sabi nila yung pinsan ko. Grabe talaga yung mga immigration na yan, ganyan. Hindi, kasi ang nangyayari, nasisisi yung immigration, which is nasa passenger yung kulang na documents eh. Oo nga po. So tignan mo, ang biniblame ngayon yung immigration officer, which is hindi naman dapat. Oo nga po. Kasi dapat po kasi, sila yung nandun, siya yung nag-ano sa... Dapat siya yung magdo-double check. Siya yung mag, ano, kung ano pa ang kulang. Kasi, ako nga, pag sinasabi ko, ate, kailangan ko po ng ganito. Sabi, marami kang hinihingi. Ganun, ganun, ah, nakakaano. Sayang. Oo nga po eh. Sabi ko nga sa kanila, sabihin nyo na lang kung ano. Kung ayaw nyo akong papuntahin. Kasi tignan mo ah, hindi ka hinanapan ng AOS, di ba? Hindi po, kasi nabigay ko na po yung lahat. Oo. Di ba sa... Nabigay ko lahat nandun na. Yung sa... Tan talaga, sa hotel booking po ako nagsabit. Kasi yung sabi iba eh. Yung iba hirap na hirap kasi bungad sa kanila AOS. Sa'yo ang naging problem mo lang, yung hindi binigay sa'yo na document yung para sa hotel bookings mo. Opo eh. Tapos sabi nung immigration doon niya, ang hotel ano daw, ang hotel booking daw, hindi pa daw yan bayad, sabi niya. Hindi po, bayad po ako, nagbigay po ako ng pera ng sa agency ko po, kasi sila yung pinabayad ko doon. Yung pinigay ko yung buong pera, pati yung bayad sa package po, sa travel, doon binigay ko buo sa kanila. Magkano man binigay mo? 64,000 po, 200, ano. Tapos sabi niya na, ano, hindi to bayad, ano yung lagi niya sinasabi. Kahit pinakita mo na yung resibo na ano, yung inasikaso natin. Oh, kahit doon po yun. Sabi pa niya, huwag kang magsi-cellphone. Hindi po, tinatawagan po yung agency ko po kasi yun po yung nagbayad. So, hindi bawal dito, bawal doon. Doon, paglabas ko doon, bigay na yung ano ko, yung boarding pass ko na ano, na load. Ay, may tatak na. Yun. Sabi yan, tinawagan ko yung pinsan, ay, sinat ko lang yung pinsan ko pala kasi hindi siya pwede tawagan. Yun, sinabi ko ganun. Sabi nga, binigay ko na yun sa'yo. Ngayon, sabi niya, kung, ate, hindi yan. Kasi wala pong amount na magkano po yung nabayaran ko. Yung nakalagay lang is 200 per day. Yung nakalagay. Tapos, chinek niya yung agad, nag-chinek na naman yung email niya. Siya nga, ito pa yun? Kung oo, ate, yan. Yan po yung gusto nilang makita. Kasi may amount, magkano yung binayaran ko. Meron din yung pangalan ko. Yung siya, ha? Yung parang siyang na, ano, parang siyang na guilty pa. Sa mga nangyari. Sa kasalanan niya naman yun. Actually, wala kang fault. Wala ka namang fault. Opo eh, wala kang problem. Pero ang... yung iyak ko kahapon. Saan? Sa airport? Oo, doon. Iyak ako doon. Nakaupo ako. Ngayon ko na daw. Sayang po yung gastos, yung pagod. Hmm. Tapos, inaaway ka lang. Pag ano, pag hindi mo ito sa kami.
anak, marami silang sinasabi sa'yo, ganun-ganun. Okay, sabi ko na lang na ano, ayoko nang tumuloy sa ano, sa tourist visa. Ayoko nang mag-rebook. Sayang talaga, sayang yung chance. Okay, sayang yun. Kasi parang ang nakita ko, basta ang nakita ko mga problem sa iyo is pagka-avail ng ano mo, pagka-avail ng pinsan mo dun sa mga dapat mong dapat i-provide sa iyo na agency, naging kampante na hindi na dinable check ano yung mga dapat talagang tignan, na dapat i-check. Tapos ito nga humingi ka ng assistance sa akin, so in-assist kita na ito yung mga kailangan documents pero hindi nabigay din yung iba na kinailangan kasi nga nahihirapan ka kasi inaaway ka ng pinsan mo. Ang dami mong hinihingi.